This is Ralph Robin, and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button, at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Every draft ay nakapokus sa mga scouts sa mga big man na pumapasok. Pero hindi dadali ang trabaho ng mga post players kung walang floor spacers na efficient sa outside shooting. May ilang undersized pure shooters na ang nakapasok sa PBA recently dahil sa kanilang reliable outside shooting. Gaya nga nila Jolo Mendoza, Anton Asisio at RJ Azul. Nasa ganyang caliber din ang featured player natin ngayon. Siya po ay 5'11 shooting guard na si Ralph Robin. Si Ralph ay naglaro ng high school ball sa Maris School. Naglaro naman siya ng college ball sa Emilio Aguinaldo College. Sa kanyang rookie season pa lang ay pinaglaro na siya sa PBA D-League para sa Batangas Eyak. Under sa tutelage si Coach Oliver Buñi, unti-unti ay naging isa siya sa best outside shooter sa NCAA. Every season ay patuloy na nag-improve ang standing ng Generals. Malaking bagay dito ang efficient three-point shooting ni Robin. Pero talagang mas tumaas ang drop stock ni Ralph sa kanyang final season sa AYAC dahil nailabas naman ni Coach Gerson Cabelters ang slashing game niya. Nag-average si Robin ng decent 10.8 points per game, 1.8 rebounds per game at 2.1 assists per game sa kanyang college career. After nito ay naglaro na siya sa Pro League na PSL. Off the bench ay naging malaking bagay ang kanyang outside shooting kung bakit umabot ang Nueva Ecija sa finals. Ang laro ni Ralph ay nakikita ko kay Jologo dahil sa kanyang pagiging efficient catch and shoot 3-point shooter. May shades naman siya ng pagka Jong Baloria dahil sa kanyang underrated slashing skills. Currently ay naglalaro si Ralph sa NPBL playoff contender na Pangasinan kung saan isa siya sa top scorer nito. Kahit sa paparating na draft ay nakikita kong surefire third rounder na siya. Kung magiging mas maganda ang shooting niya sa draft combine ay baka sa late second round ay makuha na din siya. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.